Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanya mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyong lahat. Sige po, batiin natin ng good afternoon ang ating mga kasama. So, nasa ikalimang linggo na tayo sa karaniwang panahon. Parang mabilis, no? Ganun talaga. Parang ako nga eh, nung kahapon o nung sa araw, sabi ko, Webes na pala bukas, Biyernes na naman. Siyempre, Webes, Biyernes. No? Pero parang, no? Bumibilis ng bumibilis ang panahon. Pero ganun ho talaga ang ating buhay. Kaya, napakahalaga na bigyan ng pansin yung mga importanteng bagay sa buhay natin. Isa sa lahat, yung buhay ay mahalaga. Kaya dapat pangalagaan ang buhay na ito. Lalo na ang buhay pananampalataya. Kasi lahat tayo ay naririto na may pananampalataya. Hindi naman kayo pupunta sa simbahan o magsisimba o magdadasal nang hindi tayo nananampalataya sa Diyos. Ganun pa man, siguro narinig natin sa Ebanghelyo kasi itong particular gospel na ito ni San Lucas, ito yung mga panahon na tinatawag o naghahanap ng magiging katulong si Jesus sa kanyang mga gawain. Kasi narinig natin ng mga nakaraang araw, linggo, no, yung public ministry o yung mga gawain ni Kristo ay nagsisimula na. No, kaya kailangan niya ng mga katulong. Kailangan niya ng mga, sabi nga eh, volunteers. Kaya lang, hindi volunteers ang tawag niya. Mga disipulo o mga alagad. Kaya ito yung nangyari kay Simon o kay Peter at ang mga kasama niya. No, ito yung mga unang na tinawag ni Jesus sa kanyang paglalakbay patungo, no, sa mga bayan para ipahayag ang mabuting balita. Ngayon ang tanong, di ba nung nakaraang linggo, natatandaan nyo kung ano yung
mensahe sa atin ang mga pagbasa, lalo na yung Ebanghelyo. Ano natatandaan ba natin? Tayo tinawag bilang mga ano po? Propeta. Natatandaan niyo yun? Diba si Jeremiah, sabi niya, bata pa ako, anong gagawin ko? Huwag ka mag-alala, sabi niya kay Jeremiah. Ako ang bahala sa iyo, Espiritu Santo ang gagabay sa iyo sa iyong pagpapahayag. And he was, sabi niya, victorious sa kanyang mga ginawa. Ngayon, narinig natin, ay ito, patuloy yung pagtawag niya. Siguro, tingnan natin, tayo ba'y mga katulad ng mga sinabi ni Isaiah sa unang pagbasa? Sabi niya, ako'y, ang lahi ko'y marumi. Kami mga makasalanan, karapat dapat ba kami, ako, sabi niya, na maging alagad mo? I'm unworthy. Kasi yung mga sumunod na pagbasa rin po, si Peter din eh, di ba? Sabi niya sa second reading, ako ang pinakahuli sa mga apostoles. Bakit ako ang tinatawag mo? So, the unworthiness of the readings of the people of this ating binasa lahat. At lalo na si Pedro, ano sabi niya? Makasalanan ako, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, na sumunod sa iyo. Lahat tayo, sabi nga ng aklat ni Samuel, no, the book of Samuel, walang makahihigit sa kabanalan ng Diyos. Lahat tayo unworthy. Pero tinatawag tayo. 'Di ba? Sabi ko dahil sa ano yung sakramentong tinanggap natin, kaya tayo naging alagad ni Kristo. Naging anak ng Diyos. Ano 'yun? Sige, lakas mo. Ninyan. Nahiya tayo, di ba? Kasi nga, sasabihin natin, I'm unworthy, hindi rin ako karapat dapat, Lord. Di ba nasubukan na natin yan? Kapag kayo nasa isang samahan, tapos sasabihin sa inyong leader, mag-lead ka nga ng prayer, ay, hindi ho ako marunong. Ay, hindi ho ako. Di ba parang sinasabi mo, hindi ka karapat dapat? Lahat tayo talaga hindi karap. Pero alalahanin natin, lahat tayo ay ginagabayan ng Diyos. Kami rin po mga pare. Ako nga ho nung natanggap sa seminaryo, sabi ko, ba't ako natanggap? Yung kasama ko, hindi. Oo, tatlo ho kami nag-apply ng mga choir members namin sa Santa Mesa. Yung isa, talagang hindi niya nahilig. No, parang baliwala na. Yung isang kasama ko, naka-choir ko, talagang seryoso. Sabi niya, itong hinahanap kong buhay. Sabi niya, tahimik, etc. Nung resulta na nung tanggapan, ako'y natanggap, siya hindi. Sabi niya nga, ba't ikaw natanggap? O hindi. Sinabi ko rin yun sa sarili ko. Am I worthy to be your... No, sabi niya, your priest to say the mass. Ang tangi lang natin magagawa, hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng lahat. Kagaya ngayon po, kayo ba nung nagpaplanong pumunta ng Kuwait, alam nyo ba ang buhay sa Kuwait? Di ba hindi? Yung iba nga ho, dahil sa hindi nila alam talaga, no, siguro hindi umatin ng PIDOS. Kasi di ba sa PIDOS, ipinapaliwanag ko ano mangyayari. No? And nung nandito na, naranasan na nila yung hirap, etc., ay hindi ito ang hinahanap. Hindi po eh. Kasi di ba last week, sabi ko, may mission tayo eh. And this is your mission in life. No? Itaguyod ang pamilya. Eh paano kung sasabihin mo, eh hindi ito yung hinahanap ko. Eh dito ka dinala ni Lord eh. Di ba? Ang dami-daming gustong pumunta sa abroad eh. Ikaw ang pinapunta. Yung gustong-gustong pumunta, hindi nakapunta. Kaya hayaan natin ang Diyos ang gumalaw sa atin.
Hindi yung tayo mismo. Hindi natin kakayanin. We are limited creature, mga kapatid. Kahit sabihin mong matalino ka, kahit sabihin mong napakalakas na mga muscles mo ng katawan mo, we are still limited. And we need the grace of God. Yan po dapat ang hinihingi natin. Yung grasya, yung biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin para magawa natin lahat na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang problema, nagdudunung-dunungan tayo. Ang problema, gusto nating lampasan ang talino ng Diyos. Parang sinasabi mo, kaya ko to, even without God. Even without the Spirit of God. Kailan? Hanggang saan? Hanggang kailan mo kakayanin? Kaya kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin alalahanin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga gawaing ito. Kayong mga choir members, hindi dahil magagaling kayong kumanta, napunta kayo dyan. It's Lord who brought you there. It's the Lord. Huwag niyong sabihin na magagaling kami. Regalo ng Diyos yan eh. Kaya ito po yun. No? Let us be reminded na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Huwag po tayong swayin na hindi ko kaya, hindi ko... Kasi ho, pag lagi nating sinasabing hindi ko kaya, hindi ako karapat-dapat, hindi ka rin handang tumulong sa kapwa. Totoo po yan. Pag sinasabi natin na hindi ko kaya eh, hindi ko alam ang mga bagay na ito, and we will not be open-minded sa mga gagawin o ipinagagawa sa atin ng Panginoon, especially sa pangangalaga, sa kapwa, sa pagtulong sa kapwa. Pero kapag hinayaan natin ng Diyos, yung humility, yun yun. Kasi itong mga ginawa nito ni Isaias, ni Pablo, ni Peter, no, pinapakita lang nila yung kababaan nila. Na alam nila na ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng lakas. Although magagaling itong mga ito, but they recognize, no, yung lakas na ibibigay sa kanila. Kaya mga kapatid, ito yung dasalin natin. Ito yung lagi natin ilagay sa isip at puso natin. Na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya mga kapatid, sana po sa mga pagbasang ito, sa Eucharistiyang ito, damahin natin ang presensya niya. Let us feel the presence of God. Not only in this inside this church, even kahit sa mga gawain natin sa araw-araw, sa trabaho natin, sa pamilya natin especially, damahin natin siya. Pagpalain tayo ni Lord. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.